Hi everyone, kami po ang Timbi Pinoy dito sa New Zealand. So today, ang pag-uusapan natin ay about sa runoff farm at saka about sa mga R2's. Dito sa runoff namin, pinapagrease itong mga baka na hindi minimilkingan. Itong R2's or tinatawag na heifers, they are like magto 2 years old pa sila. So aside sa pagmimilking, kailangan din nating mag-alaga ng mga R2's kasi every year magkakal tayo ng mga nasa 20 to 25% ng mga baka. Katulad dito sa amin, 1,000 yung baka, so mga nasa 200 or 250 ikakal natin yan, ibebenta sa freezing works kasi it's either hindi sila nabuntis sa season na ito or mayroon silang mga problema like mataas yung cell count nila or three teeter or kailangan nating pumili ng nung mga baka na high yung milk production nila, kaya magkakal talaga tayo every year. So dapat din na aside sa pag-maintain ng herd, mayroon din tayong baka na alagaan pang replacement. So ito yung runoff. Nasa 15 minutes lang ito from the dairy farm. So dito namin inaalagaan yung mga guya at saka yung mga R2's or mga heifers. Tapos dadalhin na siya sa dairy farm pag ready na milkingan. So today, magmove tayo ng mga R2's. So every time na maubos na yung pakain nila sa paddock, ililipat na natin sa ibang paddock. Katulad nito na binigyan natin sila ng panibagong break. So in this paddock, kinukompute din namin kung mga ilang days nilang kainin ang mga damo dito. So katulad nito, parang malaki siyang paddock. So mga nasa 4 days sila magstay sa sa paddock na ito. Tapos after that, ilipat na naman sila sa kabilang paddock na yung mataas na yung damo. So ito yung ginagawa dito sa runoff. And that's it for now. See you in our next video. Thanks for watching. Bye-bye!